Hindi may pagkakaila na ang tagumpay at karangyaan na tinatamasa ni Kim Chu ngayon ay bunga ng walang tigil niyang pagsusumikap. Bilang isang Chinese, likas na masinop sa pera si Kim at mahilig din siyang mag-invest. Sa kanyang edad ngayon ay may sarili na siyang negosyo at may mga properties na rin siyang nabili. Gaano nga ba siya kayaman? The Philippine Showbiz List presents Gaano Kayaman Si Kim Chu? Box office movies and successful TV projects. Pinatotohanan nga ni Kim ang binitawang salita na gagawin ang lahat ng kanyang makakaya upang mapagtagumpayan ang daang tinatahak sa showbiz. Mula na lumabas siya sa bahay ni Kuya ay agad siyang napasama sa iba't ibang programa sa telebisyon tulad ng ASAP. At mula nga rito ay ang pagsabak niya sa paggawa ng mga teleserye. Dahil na rin sa abilidad na pinamala sa aktingan, naging suki si Kim ng mga teleserye at pinarehas din siya sa ibang mga aktor. Maliban sa pag-arte, ay nagpakitang gilas din si Kim ng kanyang kakayahan sa hosting kung saan ay araw-araw siya napapanood sa It's Showtime. Mula sa kaliwat kanang TV projects, kasabay nito ay ang pagtawid ni Kim sa big screen at hindi nga lihim ang pamamayagpag niya rito. Patunay nga riyan ang kanyang mga box office movies. Ilan lamang sa mga ito ay ang 2009 Metro Manila Film Festival entry na I Love You Goodbye, kung saan ito ang kauna-unahang beses na gumanap siyang kontrabida at ito rin ang una niyang pelikula na nag-hit sa 100 million peso mark. Hindi naman akalain ni Kim na mainit na tatanggapin ng mga tao ang pagsabak niya sa pagpapatawa sa romantic comedy film niya na Bakit Hindi Ka Crush ng Crush Mo kasama si Cian Lim. May tuturing ang box office success ito na umabot ng 100 million pesos. Wala pang 3 linggo mula nang ilabas sa mga sinihan. Dahil na rin sa nagustuhan ng mga manonood ang comedic role niya sa big screen, agad itong nasundan. Taong 2014, nang ilabas ng Star Cinema, ang unang offering nila ng taong iyon, ang critical and commercial success na pelikulang Bride for Rent na agad na humataw sa takilya. Sa opening day pa lang nito ay nakalikom na ng 21.2 million pesos and broke the 200 million pesos mark on its 8th day. Ang nasabing pelikula ay nag-establish kay Kim bilang isa sa biggest stars ng bansa na parehong matagumpay sa pelikula at telebisyon. Sa pagkakaroon ng gross na 325 million pesos, ang Bride for Rent ay ang 6th highest grossing Filipino film of all time, the 2nd highest grossing Filipino romantic comedy of all time, 3rd highest grossing non-MMFF film of all time, at highest grossing January released film of all time in the country. Pinatunayan naman ni Kim na kaya niyang maitawid ang isang proyekto na walang ka-love team sa 2017 horror movie na The Ghost Bride. Ang naturang pelikula ay naging critical and commercial success na nakakalap ng mahigit 100 million pesos, kung saan si Kim ang naging certified horror queen and the horror princess of Philippine movies. Ilan pa sa mga pelikulang pinagbidahan ni Kim na hindi maitatangging naging matagumpay rin ay ang The Healing, Etiquette for Mistresses, Paano Na Kaya, First Day High, at marami pang iba. Si Kim rin ang isa sa Philippines' highest paid endorsers. Taong 2013, nang kumpirmahin ng BIR na siya ay 131st top taxpayer ng bansa na mayroong 9.3 million pesos in income taxes ng taong yon. Music industry. Maliban niya sa pag-arte, tinahak din ni Kim ang music industry. Taong 2007 ang nilabas niya ang kanyang first album na Gua ID sa ilalim ng Star Records na nakaabot ng gold record status. Makalipas ang 8 taon, noong 2015 naman, na magbalik siya sa recording scene sa kanyang sophomore album na may titulong Chinita Princess na tumanggap ng Platinum Award. Isa nga sa pinasikat niyang track rito ay ang awiting Mr. Right. At noong 2017 naman, nang ilabas ni Kim ang 5-track album na Chinita Princess, Touch of Your Love, na nakakuha rin ng gold record status. At matapos ang viral song niya na Bawal Lumabas noong 2020, nang sumunod na taon, ay nilabas ni Kim ang single na pinamagatang Kimi, kasabay ng kanyang 15th anniversary sa showbiz. Properties. Dahil na rin sa matagumpay na karera ni Kim sa showbiz, mula sa mga kinita niya sa TV at movie projects, mga album sales, at maging sa kabila ang endorsements ng iba't ibang produkto, unti-unti niyang natutupad ang mga pinapangarap sa buhay. Patunay nga niyan ang mga naimpundar niyang properties. Magmula na magtrabaho ay naging prioridad na ni Kim ang pag-iipon upang makapagpundar ng sariling tahanan para sa kanilang pamilya. Bukas siya noon sa pagsasabing NPA o No Permanent Address sila nung kabataan. At noon niyang 2009, na mabili niya ang 600 square meter property lot sa isang exclusive village sa Quezon City.
Taong 2011, nang lumipat si Kim kasama ang kanyang mga kapatid sa sarili nilang tahanan matapos ang ilang taong paninirahan nilang pamilya sa kamag-anakan. Ang 3-story 4-bedroom home features ay kombinasyon ng Victorian, neoclassical, and contemporary styles na bubagay sa kanyang feminine style. Sinigurado ni Kim na nasa bahay na niya ang halos lahat ng kailangan niya tulad ng mini theater, makeup salon, mag-arabong kusina, entertainment area at playroom. At ang kanyang banyo, may jacuzzi at sariling sauna. May sarili ring kwarto ang mga kapatid ni Kim, pero ang talagang agaw pansin ay ang pinasadya niyang walk-in closet sa third floor na tinawag niyang boutique, kung saan nakalagay ang kanyang mga damit, accessories, sapatos na ginagamit sa trabaho at sa mga taping. May sarili ring kwarto ang kanyang koleksyon ng mga mamahaling bags at ang kwarto ni Kim, 2 floors. Sa taas o sa loft, nandoon ang pinakapaborito niya sa bahay, ang pinasadya niyang giant pink bed. Sa isang vlog naman ni Kim noong 2021, pinasilip niya sa publiko ang secret hideout. Ito ang pag-aari niyang condominium unit kung saan umano siya tumatambay kapag gusto niyang mapag-isa. Ilan sa mga ipinakita niya ay ang kusina, living area at bathroom. Meron din siyang sofa na pwedeng gawing kama kapag matutulog na siya. Ayon kay Kim, 2015 pa niya nabili ang naturang unit at naisip niyang bilhin ito para sa kanyang sarili. Napagtanto raw niya na mas maganda ang mag-invest isang bagay na alam mong sayo mismo. Ang naturang condo raw ay mula sa natabi niyang konting ipon. Isang kaibigan din ang nag-advise sa kanya na mas magandang mag-invest sa mga property kaysa sa mga sasakyan dahil mas tumataas ang value nito. At noon lamang nakaraang buwan ang ibida ni Kim ang kanyang bagong bahay na tinuturing niyang katas na kanyang pagsusumikap. Base sa mga larawang na ibahagi, mapapansin ang napakaaliwala sa kapaligiran kung saan may mga nagtataasang pine trees. Nariyan din ang malawak na balkonahe at malaking swimming pool. Ang tatlong palapag na bahay ay mayroon ding naglalakihang salamin. Hindi binanggit ni Kim kung saan ito matatagpuan pero anya, malamig daw sa nasabing lugar kaya gustong-gusto niya nagpupunta roon kasama ang kanyang pamilya. Isa daw talaga sa pangarap niya na magkaroon ng vacation house at gusto niya ring may bagong bagay na ipinapaalala sa sarili para mas ma-inspire pa na magtrabaho. Lahat ni Kim na masarap na nakikita mo ang isang bagay na napaghirapan mo. Bukod pa rito ay mayroon ding artista van si Kim. Noong nakaraang taon sa pamamagitan ng kanyang vlog ay buong pagmamalaki niyang pinakita ang upgraded van na nabili niya noon pang 2018. Talagang pinaganda ang interior ng kanyang van at ginawa pa itong high-tech. May wifi din ito at voice command na kung tawagin ay Alexa. Makikita rin na may maraming pailaw ang loob ng sasakyan at pwede pang mapalitan ang mga kulay nito sa pamamagitan ng voice command. Proud din niyang ipinakita ang smart mirror na maliban sa pwede siyang magsalamin, ito rin ay nagsisilbing parang malaking iPad na pwede siyang mag-browse sa internet. May maliit na dining area para sa kanya at ang kanyang mga upuan ay pwedeng mag-transform sa kama sa isang pindot lamang. Ayon kay Kim, naisipan niya itong ipa-upgrade para maging komportable tuwing gagamitin sa trabaho at bakasyon. Bad business! Sinigurado nga ni Kim na may mapaglalaanan ang kanyang mga kinikita at mapapalago ito. Katunayan, maliban sa pagbili ng mga properties, ay pinasok rin niya ang mundo ng pagnenegosyo. Isa nga sa pinagkakaabalahan niya ngayon ay ang leather bag business na tinawag na House of Little Bunny. Ayon kay Kim, mahilig kasi siya sa handbag, kaya naisip niyang gawin itong negosyo. Isang araw sa kanyang paboritong disenyo ay ang small handbag na may adjustable strap. Base sa website ni Kim, ang naturang handbag ay handmade na may halagang 6,590 pesos. Ayon kay Kim, siya mismo ang personal na namimili ng mga designs and colors ng mga perasong binibenta sa kanyang online shop. Masaya raw siya na meron siyang side hustle maliban sa showbiz. Para ibang mindset naman daw anya bilang businesswoman. Building and CDO. Lingid sa kalaman ng marami na maliban sa mga nabanggit na properties ni Kim, may isa pa siyang investment. Ito ay pagmamay-ari niyang commercial building sa Cagayan de Oro. Kwento ni Kim, may nagustuhan na siyang building sa CDO na ang ganda ng location at puno na ng tenants. Nag-inquire na raw siya sa property nang malaman na naunahan na siya ni Kim. Ayon kay Kim, binili niya ang building bilang investment. Secret to success. Sa tagumpay na nakamtan ngayon, bukas si Kim sa pagsasabing hindi siya makapaniwala na natupad ang ipinagdarasal noon na akala niya ay imposibleng pangarap. Ang kanyang sandata at madalas raw kapitan ay ang pagdarasal ng rosaryo. Sa isang panayam ay nagbalik tanaw si Kim sa kanyang pagsisimula noon. Naibahagi niya na ang unang-una raw niyang binili sa talent fee niya mula sa ASAP ay isang cellphone na may camera na matagal na niyang pangarap. Maliban nga rito ay pinagbayad din niya ito sa kanilang mga bayarin.
Nariyan din ang palipat-lipat nila ng tirahan noong kabataan at hindi alam kung makakapag-aral pa ba o may kamag-anak na magpapaaral pa sa kanila. Kaya raw, noong nagkatrabaho na, sinabi ni Kim sa sarili na hindi niya sasayangin ang pagkakataong binigay sa kanya. Ayon kay Kim, ang mga pinagdaan ng hirap sa kanyang childhood years ay mahalagang aral para sa kanya upang ingatan ang kanyang mga kinikita. Alam niya raw ang pakiramdam na walang pera at pakiramdam na meron. Ayaw niya raw bumalik sa panahong walang-wala, kaya siya nagsusumikap para sa sarili at pamilya. Pagbabahagi pa ni Kim na kapag gusto ang ginagawa ay hindi ito nakakapagod at dapat anya alam balansihin sa sarili kung ano yung priorities mo. Isa din sa pinaghuhugutan niya ng lakas at nagsilbing inspirasyon upang magpatuloy sa laban ng buhay at patuloy na mangarap ay ang kanyang pamilya at pananalig sa Diyos. Samahan na rin anya ng dedikasyon, pagsusumikap at pagmamahal sa ginagawa. I-post ang inyong comments at reactions sa baba. At huwag kalimutan na i-like at i-share ang video na ito. Gusto mo pa ba ng ibang showbiz videos? Panoorin ang aming iba pang top viewed videos. Para sa aming mga YouTube viewers, pumunta lang sa description ng video na ito o i-click ang link sa itaas ng screen. Para naman sa mga Facebook viewers, ay maaari ninyong hanapin ang mga link sa comment section ng video. I-follow nyo din kami sa Facebook at mag-subscribe sa aming YouTube channel. Thanks for watching!